Pitong halamang nagtataglay ng lason. Maaaring nasa bakuran lamang po natin. Alamin po natin. Ang pampito ay maaaring kilalang kilala na po natin. Lagi natin itong nakikita sa eskwelahan, sa sementeryo, sa paligid, kahit sa mismong sa ating bakuran. Ito po ang Madagascar periwinkle. Meron po siyang scientific name na Cataranthus rosea. Ang lahat ng Madagascar periwinkle ay nagtataglay ng chemical compound na kung tawagin ay vinca alkaloids. At kung ito'y makakain, maaapektuhan ito ang blood vessels sa katawan. Ito magiging dahilan sa pagsakit at paninigas ng tiyan, liver damage o pagkakasira ng atay o pagkaparalisa. Sa ilang pagkakataon, kung napadami ang nakaing Madagascar periwinkle, ito ay maaaring makamatay. Subalit ligtas namang hawakan, mas sigurado nga lamang kung palagi ang maghuhugas ng kamay matapos itong hawakan. Sa Italy, tinatawag nila itong flower of death dahil nga sa taglay nitong lason. For the overview, Madagascar periwinkle is a plant. The parts that grow above the ground and the root are used to make medicine. Madagascar periwinkle is used for diabetes, cancer, sore throat, cough, and sick bite, and many other conditions. But there's no good scientific evidence to support these uses. Using Madagascar periwinkle can also be unsafe. Ang ating pong pang-anim ay ang Milky Mangrove. At ito po ay may scientific name na Excoecaria agaloca. Ang Milky Mangrove ay may maraming katawagan. Ito ay ang mga sumusunod: Blind Your Eye Mangrove, Blinding Tree, at River Poison Tree. Ang mga katawagang ito o ang pangalan nito ay tumutukoy sa epekto ng taglay nitong lason kapag ikaw ay nalagyan ng dagta o katas sa mata. Number 5 is Christ Thorn, Euphorbia mili. Ang Euphorbia mili ay maaaring paramihin sa pamamagitan ng cuttings. Ito ay nakalalason sa mga hayop. Euphorbia mili ay natuklasan ni Baron Milius, kaya dito kinuha ang kanyang pangalan. Ito po ay marami ring katawagan tulad ng Crown of Thorns, Christ Plant, or Christ Thorn. Ito po ay native sa Madagascar. Ito ay ginagamit madalas na ornamental plant. Nabubuhay po ito sa mga bansang katulad ng Pilipinas. Ang ating pong ika-apat ay ang castor oil plant o castor plant. Ito po ay may scientific name na Ricinus communis. Ang castor plant o ang castor oil plant ay mas kilala sa katawagang katana. Ito po ay maaaring pumatay ng tao kung makakalunok ng 4 hanggang 8 mga buto. Ang lahat ng bahagi ng castor oil plant ay nakalalason, subalit ang pinakamalakas ang lason ay ang nasa buto nito. Mayroon itong tinatawag na alkaloid resinin. Ang ikatlo ay ang jequirity bean, Abrus precatorius. Ang jequirity bean, mas kilala sa rosary pea sa wikang English, at sa Tagalog ay matang hipon. Ito ay nagtataglay ng matapang na lason na kung tawagin ay abrin. Ito ay may 75 times deadly kumpara sa resin na matatagpuan sa castor plant. Ang sintomas nito ay pagsusuka, pagtatae, nahihirapan huminga, pagkahilo, at heart disease.
At ang ating pong ikalawang pwesto, pumasok ang belladonna, may scientific name na Anthropa belladonna. Mas kilala sa pangalang Deadly Nightshade. Kaya nitong i-paralyze ang katawan ng tao. Pero sa kabila naman na ito, marami din ang gumagamit nito bilang gamot. Kung tama lamang ang paggamit, ito ay mabisa sa pagtatae at kilala bilang isang mabisang gamot na sleeping drink. Epektibo din po itong anesthesia ng mga sinaunang katutubo. Higit pong delikado ang prutas nito dahil ito'y may manamis-namis na lasa na maaaring humikayat sa mga bata na kainin ito. At ang number 1, Suicide Tree. May scientific name na Cervera odolam. Sa Pilipinas, kilala ang halamang ito sa pangalang Pungpong. Ito ay nagmula sa bansa ng India at kumalat na sa iba't ibang bahagi ng Asya. Nagtataglay po ito ng Cargyl glycoside toxin. Binabarahan po nito ang calcium ion channels sa puso na kadalas ay nagiging sanhi ng pagkamatay ng tao. Ang mga sintomas po nito ay ang pagsusuka, sakit ng ulo, irregular heartbeat, coma hanggang kamatayan. Maraming salamat po sa inyong naging panonood at sa huli, muli po nating i-recap ang ating mga napag-aralang pitong nakalalasong halaman. Ito po ang una, Madagascar periwinkle, Milky mangrove, Christ thorn, Castor plant, Jequirity bean, Belladonna, at ang suicide tree. Maraming pong salamat. God bless us all. Kwentong Kapesang Amay na. Bulat-latin ang iba't ibang kwento sa likod ng mga ngiti at mga pagsuong sa bawat hamon ng buhay.